altar ay isang pwesto sa loob ng tahanan o lugar panambahan kung saan nakalagay ang mga bagay na iyong pinahahalagahan at pinaniniwalaan. Ito ay napupuno ng mga simbolismo at mga bagay na mahalaga sa ating espiritualidad. Madalas, dito tayo tumutungo upang manalangin. Ngunit alam mo ba na maraming klaseng altar meron para sa relihiyon, mga ancestors, altar para sa mga ritual gaya ng sa pag-ibig, pera at marami pang iba. Ang pagkakaroon ng altar ay nakadepende sa kung anong malinaw na layunin mo sa buhay. Sa sinuunang panahon, ang altar ay nagsisilbing pwesto ng mga maiinam na alay gaya na lamang ng pagsusunog ng tupa dito bilang parte ng pag-aayuno. Sa sinuunang Israel, ito ay isinasagawa. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Ito ang mga dapat mong gawin sa iyong altar upang maging masagana at mapayapa ang iyong tahanan at buhay. Una, ang pagkakaroon ng hindi maayos at malinis na altar ay nagdudulot ng kalituhan, kawalan ng focus at ganun na din ang kamalasan. Pangalawa, kung may mga ilalagay gaya ng bigas, asin, mga alay na prutas, tubig at iba pang pagkain ay siguraduhin na lagi itong bago. Ito ay kadalasan na ginagawa sa altar para sa mga ancestors. Kadalasan, ito ay nasa tradisyon at kaugalian ng mga Chino at ng mga taga-India. Pangatlo, huwag paghalu-haluin ang mga bagay sa iisang altar lamang. Kung ito ay altar para sa panalangin, gawin lamang itong altar para sa panalangin. At ang mga nakalagay dapat dito ay gamit para sa panalangin. Kung ito naman ay altar para sa ritual gaya ng pag-akit ng pera, ilagay lamang ang mga bagay dito na ginagamit sa pag-akit ng pera. At gawin din ito sa mga iba pang bagay na may ibang layunin at intensyon. Pang-apat, ang altar ay pwesto kung saan ikaw ay nagme-meditate at nagdadasal. Kaya kailangan ay may katahimikan kung saan ito nakapwesto. Pang-lima, irespeto ang iyong altar. Maging payapa sa pagharap dito at huwag dumako dito kung ikaw ay nagpupuyas sa galit o katulad pa nito. Maaaring umiyak, pero ito ay sa kadahilan ng humihingi ka ng kasagutan, gabay at solusyon. Pang-anim, panatilihing malinis at mabango ang iyong altar. Gumamit din ng insenso upang maging klaro ang lugar mula sa mga negatibong enerhiya at masamang espiritu. Sa madaling salita, itrato ang iyong altar sa kung papaano mo rin gusto kang itrato. Walang sirang pagkain, walang dumi, ito ay mabango, maaliwalas tignan at may kaayusan. This is Irv Fidel Rosario. Thank you for watching.